Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, aabot sa 300 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa Dacon, Barangay Recodo, Zamboanga City, Miyerkules ng madaling araw. 400 pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikalawang alarma at tuluyang naapula matapos ang isang oras. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya. Kasunod ng pinalakas na kampanya ng pulis at militar laban sa Communist Terrorist Group, 2 pang miyembro ng New People's Army ang sumuko sa militar sa Nueva Ecija. Kinilala ni Lieutenant Colonel Reando Rubio, Commanding Officer ng 91st Infantry Battalion ng Philippine Army, ang mga sumuko na sina alias Ka Omar o Marshall at Akong ng Guerrilla Front 2 at alias Ka Agnes na kapwa residente ng Gabaldon, Nueva Ecija. Katwiran ng 2 sumuko, nais nilang makapiling ang kanilang pamilya at gusto na rin nila ng tahimik na buhay. 11.2 milyong Pilipinong nakatira sa National Capital Region at 7 probinsya ang nakatapos na sa Step 2 application process ng Philippine Identification System. Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Dennis Mapa, pahiwatig ito ng tagumpay ng gobyerno sa layon nito magbigay ng financial inclusion sa pamamagitan ng PhilSys Project. Biometrics at validation ng supporting documents ang second phase ng PhilSys registration at maaaring gawin online ang step 1. Pinalawig ito sa mall, iba pang government line agencies at private companies para sa mas komportableng lokasyon. Ang national ID ay patunay ng identity at pagkakakilanlan ng mamamayan at resident aliens. Kinansela ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng independent candidate na si Arlene Josephine Butay dahil sa pagsumite ng 2 COC. Naghain ng kandidatura si Butay bilang vice-presidente at senador na parehong hindi tinanggap ng batas at COMELEC. Ipinasa ito ng kandidato noong October 8, huling araw ng filing ng COC. Itinalaga bilang bagong general manager ng Metropolitan Manila Development Authority si Atty. Romando Don Artes. Pumalili si Artes sa nagbitiw na si Jojo Garcia na tatakbo sa halalan sa susunod na tao. Nagsilbi ang abogado bilang MMDA Assistant General Manager for Finance and Administration bago itinalaga bilang bagong General Manager ng naturang ahensya. Itinalaga naman bilang bagong Public Works Secretary si Southern Leyte Representative Roger Mercado. Si Mercado ang kapalit sa pwesto ni dating Secretary Mark Villar na tumatakbo sa senatorial race sa 2022 elections. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.